tambo nila dito yung lungga ng cobra. Sumasikat ka na ba? Nakaano dito, nakabalandra nila dito. Oo. Bali, siguro inaakala nila ito yung lungga. May butas dito. Ayan dun. Boss. Pag ganito ayun po. Ayun yung ulo yata ng ano. Ayun ulo. Ah, so, ayun o. Ayun o. Ayun o. Silip daw. Ayun o. Dito? Ayan. So ayan mga tola, magandang umaga sa inyo. Andito na po tayo kala Kuya Inye. Ayan ang ating partner dito sa ano to, Lagalag? Lalig. Chaong, Lalig. Chaong na ba to? So ayan guys, sa Chaong na pala to. Kala ko abot pa rin ng Balagbag. Ayan, may bisita siya kahapon. Kaso may rescue tayo. Hindi natin na meet up dito sa Chaong. Taga Kalamba pa. Ang pangalan niya? Si Jennifer. Jennifer Alcantara. Manzanero. Shout out kay ate Jennifer Alcantara. Manzanero, tapos sa baby niya, anak niya na yan, yung buong pangalan kinukuha pa. Ayan, sayang naman, di natin inabot, pasensya na po. Hapon galing pa naman silang Kalamba, Laguna. Ayan, ano pangalan? At shout out din po kay Bianca Alcantara Manzanero ng Kalamba. Ayan, sana po magkita po tayo pag susunod na bisita niyo po dito. Ay makita na po tayo at tayo makapag kape man lang ano po. Ayan, so anong sitwasyon sa pupuntahan natin ganyan? Meron daw dong ano, nakita daw nila yung pinaglunuhan at saka yung pinagsunutan na cobra. Ayun guys, no? Ay nasa palengke yun. Nasa palengke. Palengke yung lugar na yun. Palengke. Ang rescue pala natin ngayon ay sa palengke. Ayan, baka mapag-uwi tayo ng tilapia. Sa palengke, di... Paano yung pag-flooring? Hindi, baka naman gilid lang ng palengke. Pwede yung gilid, no? Ano. Oh, malawak yun tali, ano? Pero sinutan doon yung kubra eh. Bari doon dalawa yung kubra nasa loob eh. So yun nga po pala yung pupuntahan natin. Palengke ng Chaong. Palengke ng Chaong. Quezon. Quezon. So magpapatapak nga pala ako ng damit. Anong size ulit sa'yo? XL. Yan. So yan. Yung akin, alburo din eh. Yung kapatid sana. Ko. Sana. Papalitan na lang natin yung isa sa anak ko. Ayun guys, so mamaya na lang. Para tabi mo. Sinabi ko na nga, Manzanero. Ayan. So ayan guys, pupunta na tayo ngayon sa Chaong Palengke sakay sa magandang tricycle ng Kuya Inge. Ayan. So kanina nagmotor kami hanggang sa bahay lang nila, no? Hindi tayo nagmomotor dito sa kasi yung motor hiniram lang natin baka mamaya kaya mapaano sa highway kaya hindi natin ginagamit sa highway yung motor na hiniram lang po natin. Dito tayo ngayon sa palengke. Sana masolusyonan natin yung problema at makuha yung cobra na nakita po nila na pumasok sa paligid. Ewan ko kung saan pumasok. Ayan guys. So itong palengke ay habitat yung gilid. Cobra sa palengke ng Chaong. Marami daw tayo followers dito eh. Ayan. Balita ko marami daw tayong followers dito sa Chaong. Na, buka na lang. Uy. Ayan guys. Saan? Ito pa. Pinagpalata namin yung kinigay ko doon. Ay, kahit na piraso ko yan. Ha, baka na nga yung piruto. Delikado para sa tao guys kasi ano yung palengke, isipin mo na malengke ka tapos bigla ka makakatapak ng cobra. Ayan. So, lagi ako takasunod niya ha. Wala na aso din eh. Ano hanapin niyo? Cobra. Sir, may kran po. Ito mga mas. 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 Ito mga m
Akas. Nakita ko sa TV. Pati yung babae dati. Kuya, dito ka. Sumaliwanag. So kuya, anong naging sitwasyon? Pwede po ba? Bali, nakita po nila dito yung lungganong kobra. Sumasikat ka na ba? Nakakano dito, nakabalandra na siya dito. Oo. Bali, siguro inakakala nila na ito yung lungga. Sinilaban nila. Pero nung naano ko yung buntot niya dito, siguro dito yung lungga niya. Kaya sinahan ko na po ng... Sinahan ko yung kanyang butas. So saan nakatutok yung buntot? Ah, dito. Ayan, so tama si kuya. So may, dito lang yan. May ano ka rin, no? May background siya sa snake. Ay, nanguhuli ka rin. Minsan nakahuli ako doon sa kabila, ilan na napatay, tatlo na. So siyempre guys, si kuya naman is non-government, no? Kaya pinanong ko lang, mamay matambal tayo, mahirap na eh. Saka si kuya pag nanguhuli ng cobra kasi, siyempre wala naman siyang pagdadalan, saan niya dadalhin yun? At hindi niya na pinapakawala, no? Ano po yan? Basang-basa pa. Bale pa tatlong araw lang siya nung naglun. Basang-basa pa siya nung kinuha ko. Ano yung ina nung mayang... Hello, sir. So, kailangan natin ng panghukay dyan, sir. Meron ba? May pala. Pabareta. Kailangan. Ayan muli mga tol. Hindi na po kami nagdadala ng panghukay kasi minsan nga, commute kami. Sumasakay kami ng bus. Tapos may... Biruin nyo guys, sasakay kami ng bus, tricycle, napakalayo ng pinupuntahan namin. Tapos, yun na nga, wala tayo. Yun nga guys, hindi na kami nagdadala ng mga panghukay kasi nga minsan nagkukommute kami, alam nyo naman yun. Pangit naman tignan na pupunta kami sa ibang lugar tapos may pasan-pasan kami mga bakal. Pagod na yun mga tol, maghahanap pa. So kuya, itong nakita nyo is a nata cobra. Asa na siya? Nahuli siya. Nakuha po pangukal. Ha? Ayan. Nahuli? Hindi. Ha? Wanda. Pinaglunan. Sa itong brown biyain rat snake. Biyain na lang. Biyain. Ha? Biyain. Ano na? Nakaya sasabi natin na isa siyang malusog na biyain dahil malaki yung kanyang pinagbalataan. Pangalawa. Ayun. Patulis. Nakakalito guys, oh. Pero brown rat snake to. So sobrang laki niya kasi nakakalito na siya. Tignan na lang natin, ha. Nalito ako dito eh. Ayun oh, rat snake. Possible rats. Kasi sa cobra masyadong malalaki yung space. Nung pinalaki ko naman yung space niya hanggang ganyan lang. Pero malaki to sa rat snake. Kumbaga napaka unusual makakita ng ganito kalaking rat snake. Siguro sobrang lusog niya kasi nga dito siya nakatira sa may palengke at malalaki yung kinakain niya. Ayan. So ayan lang brown rat snake. Ayan guys, alam niyo naman na ang brown rat snake ay non-venomous. So hindi siya nakakapinsala ng tao kaya hindi na natin siya huhulihin. Pero chinek natin dito ay wala naman tayong nakita. Ayan, so hindi na natin masyadong hahanapin yung rat snake na yun. Pero mag-iikot pa rin tayo dito kasi may mga nakikita daw silang cobra. Kuya, ikaw ay may ano ka, talent kang manghuli. May iwan ako sa'yo. Ito ay for safety mo. Pero pag nakahuli ka, sabihin mo sa amin ha, contact mo. Pero hindi ka naman mawala ng kahit sa merienda. Ayan, hanggang sa matuto ka, malay mo isang araw, maging vlogger ka na din. Kasi buhay yung inaano natin dito. Ito, kasi na yung balat? Ayan. Pag kasi ganito kuya, hindi na namin masyadong inaano. Patulis siya, oh. Sa manipis. Hanap pa tayo ng iba pang... Iwahuli ang ano sa cobra, no? Ito, manipis. Bit ang XA naman niya, ma-XA lang yan, oh. Gagaganto lang yan, oh. Ang buho. Pero sa totoo lang, mahaba yung dapat na ganda na kalaki. Oo, dahil mahaba dapat yun eh. Hindi biyain. Biyain o rat snake. Ito. Ariel! Iba nga siya. Halos dark yung mga skills niya. Ayan guys, nakita nga natin yung pinagbalatan dito na sinabi ni Kuya at na patunayan natin na isa nga itong brown rat snake. So ibang iba po siya sa cobra. Sa balat ng cobra, no kuya? Ayan po ang balat ng cobra. Ayan.
Kaya hindi naman tayo nagano kasi hindi siya nakaka ano sa tao. So si Kuya nga pala ay maraming beses nang nakahuli ng cobra. Pati nga Kuya ng mga nahuli mo. Hindi po, ito lang para sa panghuli siya nang humuli ako ng cobra. Mga sawa nakakahuli. So paano mo nahuli yung cobra nito? Parang ginaya ko lang din po ang ginagawa niya. Ayan, so paano mo siya hinawakan? Napaka-delikado niya bali, sa ulo. Bali nung una, nakita ni ko siya, buga siya ng buga ng ano na yan, ng siguro mga nakailang buga niya, kaya wala na siya may buga. Bagus nagkikilig siya, ang ginawa ko, nagantay ko siya kumalma. Nung kumalma na siya, saka ko siya inilandanda. Kala ko yung kubro. Bagus inilalayo ko siya, pag siya nagalaw, ginaganon ko siya. Bagus inilapat yung ulo niya, yun, inipit ko nung bakal yung dalawa kanina. Ah, hindi siya, gumawa nga lang ako. So yun mga tol, no, hindi natin tinuturuan si Kuya. Si Kuya talaga ay nanguhuli na. Kumbaga marunong na siya. Ang atin eh dagdagan yung gamit na panguhuli niya para mas safe. So iiwan ko na dito yung in-order ko sa Lazada. Ito na yun. Yung eye clip. Ayun. Ay, sir, kung ano, para may gusto pa tingnan din dito sa may bodega. Yan, bodega Kuya, pwede kami doon. So Kuya, hindi ko alam kung marunong pang umawin dito. Siguro naman. So ang delikado lang nito, kama na to. Baka mamaya, nakagat ko siya. Okay. Nakatuon. Magtataka ka ba't hindi naglalak? Or, kaya gaganto mo siya. Okay. I-check mo. Or, may nakabara dito. So sana makahuli tayo para maturuan kita. Ang ulo mo lang, ulo. Limit, ano po siya? Sa ulo siya, umis mo dito sa liig. O sige, hanggat maaari Kuya, huwag mo na lang hawakan. Siguro kaya naman nito. Tulad nga nung ginawa mo kanina. Lalo kapag nasa mga sitwasyon na hindi abot ng kamay natin. Halimbawa, nasa pinakaganon. So may mas mahaba nito kung ano, murder ka na lang kung natatakot ka. Diba? Hindi nakukulit mga ito. Gagawa na nga sana ako ng silo yung ano, sisilo ko na lang. Ayan guys, para mas safe si Kuya, no? So, siya naman eh, hindi natin i-encourage na manghuli ng cobra. Bibigyan lang natin ng equipment na nililinaw ko lang. Si Kuya, marunong na siyang manghuli. Hindi ko po tinuruan, hindi ko po pinuwersa na manghuli ka ng cobra, hindi po ganun. So para naman may rescue dito, may rescuer sa Chaong in case na may emergency na mabilisan ang kailangan. So Kuya, mag-iingat ka. Ikaw na bahala kasi pag nakagat ka, wala ako diyan, ha? Ayan. Hindi sa agad, di ba? May anti-venom naman tayo sa... Saan po tayo may anti-venom? Sa RATM lang po. At saan po parte yung... Sa Alabang yun. So kung madadali tayo... Pag na-traffic, din gul. Pero pinaka-ano, papadugin siya. Pero sa tayo... Ginagawa kami mamaya. May ginamit din kami ano yung pinainom niya minsan. Nakita ko yung unang lunas. Meron kami na... Ayun. So, pero wag rin tayong titiwala sa kung yan. Doktor pa rin ng ano. Kailangan talaga ay anti-venom. Ayan. So, gamitin mo lang yan kapag ano, kailangan. Mm-hmm. Halimbawa, sa bodega, loob ng bahay, wag yung para maghanap ka pa ng cobra sa labas. Okay. Ayan. Patuloy pa rin po nilang tinitingnan yung rat. Tara, tignan natin yung kapatid ngayon. Tara na guys. Wala dyan. So yan mga tol, at yung traffic dito sa tinaan. Magandang tangali sa inyo. Sinundo po tayo ngayon ng taga Tagaytay. So may namataan po silang ahas. Kuya, saan nakalocate yung ahas? Saan nakapwesto? Sa ano lang, sa may tabi lang din na bahay. Loob or labas ng bakuran? Oh, yan. So mga tol, sa labas ng bakuran pero malapit na sa bahay, yung bahay. Kaya posibleng maligaw doon yung ahas, no? Kaya agapan na po natin para pa makarating doon. So kasama natin si Chris Cobra, si Mrs. And ayan, hintayin natin si Ate Adeline at saka si Eloy Turk. So abang na sila doon. Kaya dadaanan na lang natin. Tara Kuya. Anong barangay nga lang? Amadeo. Amadeo?
So ayan mga tol, magandang umaga sa inyo. Ah, magandang hapon sa inyo. Dito tayo ngayon sa Amadeo, Barangay Amadeo, dito sa Cavite. So kasama natin ang Chris Torques. Nagpasama tayo sa kanila kasi may na-picturean dito na isang klase ng ahas at may mga namatay daw yung mga alaga nilang hayop tulad nung aso, pusa at ibon. So kutob nila, cobra. Ayun, sala rin sa pagkawala ng kanilang mga hayop. Hindi ko napapakita yung nagpapahuli dahil nga sa request nila. Pasilip na lang natin sa malayo. Ayun, ayun sila sir. Dun, wala. Natago sila sir. Ayan. So kasama natin sila Chris Torques. Si Eloy Turk at saka si Chris Cobra. So doon sila maghahanap sa bandang likod, sabay sagingan. Samantalang huhukayin namin to. Huhukayin ko tong nandito. Huhukayin namin yung kung saan nakitang lumusot yung ahas. Ayan. So mamaya na lang guys. So yan sir, sa likod lang ng camera natin. Saan sir nakita yung ano, ahas? Doon sa may mga batuhan na yon. Yung tinakpan na yon? Oo, tinakpan. Ayan. So mag-iikot-ikot na rin kami doon. So habang inuukay ko to, eh sila Chris Torques naman ay nag-iikot dito. Sarasan yung mga ano. So guys, oh. Dito nakita yung ahas na pumasok, kung saan pumasok yung ahas. At tinakpan na lang po nila ng bato. Dahil sa isip nila eh, hindi makakalabas, pero dumungaw pa rin po dito ang isang ahas. Ayan. So ang nakita po ay yung misis ni sir. Yan po yung bahay nila. Opo. Wala pa nakatira dito, sir. Ayan, pwede ding dito. Pwede rin dito nang gagaling yung ahas kasi napakasukal, oh. At wala pa pong nakatira dito sa likod na to. Dito nakita? Oo, yan. Sama natin ang Chris Torques. Huwag niyang lilimutan sa botohan. Botohan? Butas? Shoutout na lang. Shoutout na lang sa Chris Torques. So, hindi sila makakapag-vlog ngayon. Supportahan na lang natin yung kanilang YouTube channel. Butas? Butas? Ang butas dito. Pagka dito po. Ayun yung ulo yata ng ulo. Ayun ulo. Ayun ang silip siya. Dito? Dyan. Sumilip na yun? Ngayon lang? Ilan ang flashlight dito? Yung panong kay Trigo sa mga panay.
Yun ba? Okay. Mm. Yan sila ate. Uy, huwag videoan. Ayan. So may butas dito, kadugsong doon. Dito naman okay. Nakita yung malaki. Dito nakita yung malaki. Butas ko natin yung ano ko. Pala po kayo. Yung butas, no? Dito siguro. Kaduktong niya. O pantalon ka rin. Redor. May pala kayo? May pala kayo? May pala ba tayo? Ah. Ayan guys. Kailangan natin makuha yun kasi ano, nagka-trauma na yung, si ma'am nagka-trauma kasi hindi na natutulog din. So sana nandito pa. Ito nyo, may mga balat, ano yun, may mga balat? Yung ano ng ibon. Balay ibon? Mm-hmm. Meron? Ayun doon. So, isa yung bakas na kumakain siya ng ibon, kaya rat snake siya. Baka yan yung dating ano. Nagaan yung ibon. Hindi, yung ibon dami lang isa naman. Eh? O yung ano? Baka naglayas. Pinamayan kasi ng taga kaya yung ahas dito naglungga. Wala? 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 Parang yung mga iluchas. So pa nagkakalkali sila. Nagkakalkali tayo. Dito.
Bro, ano itong tag na rin? Ano ito po sa negro? Ito po sa negro. Ito ang pinagbahayan lang ng bahay. Walang ano siya. Chula. Ito siya guys oh. Rat snake. Sabi mo lahat eh, pinakain niya ata. Ikaw na tama, ako na lang titingin. Mga may video, ako yung flashlight. Wag, ayun. Ito na. So ayan mga tol, makita natin yung isa dito. Ayun, isang brown rat snake. Pero napakalaki. So guys, giyog na lang. Baka brown. So guys, malamang ito na yung nakita ni ate. Oo yan. Mga gato. Against the light. Do. Te, lapit ka dito. Ay, bawal nga pala videohan si ate. Hindi, papatuturo ko lang sa'yo na hindi dapat katakutan. Basta, ayun, magtulad yan, maganda kayong hawak ko kaya hindi ako kinakagat. Pero, tignan natin, baka kumagat pa rin siya. Ito pong nakuha natin ay isang adult brown rat snake, no? So, nandito lang siya para maghunt ng daga. At umaalis din kapag wala na pong makain na daga. So, ito po ay non-venomous. Kaya, lapit ka. Ayan. So yung nakita rin sa picture ni ate na sinend doon sa bayon sinend doon sa Philippine ID is a juvenile brown rat snake kasi nakita natin yung pattern sa mata niya na may guhit dito. Saka yung mata niya may round na yellow, hindi pure black. Kaya nasabi natin na brown rat snake. So ito ay adult na kaya yung line niya sa mata ay manipis na or malabo, no? Ganun kasi yung mga brown rat snake habang lumalaki sila ay nawawala yung pattern. Tito Zero, tignan nyo maigay para sa susunod na makakita kayo eh yung nervyos nyo mawala. So ma'am, kung kinakailangan magpaagat ako, mawala lang yung nervyos nyo sa ganitong klaseng ahas, gagawin natin yan para lang mapatunayan na walang kamandag. Ayan, hawakan nyo lang yung buntot, sir. Hindi na, boss. Ayan, ayaw nila. So, yung nakita doon sa labahan? Pumunta doon? Sa sulok. Sa pinakasulok. Pumunta siya? So, naghahanap yata siya ng entry para makapasok sa loob ng bahay. Ayan.
So, once again, ito po ay isang brown rat snake. Hindi po lumalapad ang lake nito pag nagagalit. Diyan yung nakita ko. Oh, ayan. So, straight lang siya. So, malaki. At yung mga ganito ay medyo may kabagalan na. Tawa natin. Siya pag nagapang, oh. Diyan yung nakita ko. So, ganyan ang itsura niya pag nagapang. Ayan po ang titignan natin. So, malamang ito na nga po yung nakita nyo dahil hindi pa ito lumalayo. Alright, so maghanap ulit tayo mga tol. Ito isang brown rat. So, ayan mga tol, tinignan natin pati yung loob ng bahay nila ma'am, nila sir. So, syempre, pagpasensya nyo na talaga, hindi muna sila harap sa camera. Kasi nga, syempre, privacy at sa mahihayin sila. Ayan, so nakakuha po natin yung isang malaking rat snake siya, na siya namang nakita ni ma'am dito na pumasok sa butas. Ang problema, hindi na natin nakuha yung mas maliit dahil yung butas pala connectado dun sa kabilang bahay. Hindi naman natin pwedeng hukayin dahil ito po ay non-venomous snake. Hindi na po natin masyadong hukayin. Pero kung may nakita tayo dito ang bakas ng cobra, kahit na maliit, hindi natin tatantanan na talagang hukayin natin. So wala namang buhay na nanganganib. Nakuha natin yung snake, kasama natin ng Chris Torks. Yun, maraming salamat nga po pala kay Ma'am Tita Isabel at Ma'am Joelens. Thank you po. Ayan guys, manood kayo lagi ng live ko. Tapos pwede rin po kayo magtanong at higit sa lahat, pwede kayo magpa-shoutout. Ayan, so nawala na si Eloy Torks. Ayan si ate, pakalamin siya. May shoutout ka. Shoutout nga pala sa mga ano dyan, SMTPCA. Mga tagakin po. So, ano sir, magpapaalam na tayo. Dito ka lang sa likod ng camera. So, ayan. Dito ka sir, oh. Kakasabing kita, ayan. So, syempre, magpapaalam na si sir. Tara, anong masasabi nyo sa grupo natin? Napaka-bait nyo na, ano. So, hindi ko pasalamat ako sa inyo na natulungan nyo ako sa aking problema. Ayan. So, sa Cobra Team, hindi lang po yung ahas, yung inaalis namin, kung hindi yung takot ng tao na nakakita nung ahas. So, sinusubukan natin alisin sa maikling oras. So, kung maalis man, edi malaking tulong. So, kahit tulang magpakagat na tayo dun sa rat snake para lang maging comfortable sila o mawala yung trauma nila dun sa ahas na yun. Mawala yung takot nila. So, tatandaan nyo, rat snake is not rat snake is a non-venomous snake. Na siya na makatulong natin para mawala yung mga daga sa bahay natin. Yun nga lang, marami pa rin takot dahil nga sa itsura nila, no. Ayan, shout out nga pala sa mga kabrother ni sir, nagpa-rescue sa atin sa mga kaibigan nating Alpha Caparo sa Tagaytay Council of Plan, Tagaytay Council, yan. So, shout out po sa inyo, maraming salamat. Alright, tignan natin ginagawa nila. Ano yan, te? Dali yung picture tayo dun. O, tara. Makikipain kayo sa... Ano yung picture? Ito, nakadaligod lang tayo. Ito sa kadaligod. Picture mo kami, Eloy. Nakadaligod lang. Dali, maganda camera mo eh. Taligod daw, guys. Picture mo kami, nakadaligod lang kami, ha? Ang ganda ng views na. Ang views. Ayan na yung vulkan. Hala, walis na yun, o. Oh. Oh, yun ah. Paano baga? Oh, yan. Yeah.